dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut. Isang magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng programa mo. Salamat po Papa Dudut kasi nabasa po ninyo itong kwento ng buhay ko. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Aries. Zodiac sign ko po yan. 27 years old na po ako ngayon, taga-Sipalay, Negros. At nagtatrabaho po ako sa isang maliit na pwesto ng Korean restaurant dito sa Pasig City. Stay in po ako sa kanila kaya may time talaga akong makinig sa inyo. Nasa elementary pa lamang po ako noong magsimulang magkasakit ang mama ko. Sobrang bait po niya Papa Dudut. Lagi po siyang takbuhan ng mga kapatid niya kapag may mga problema. Kaya naman noong nagkasakit siya Papa Dudut ay napilitan akong maging maagang magmature. Pito po kaming magkakapatid at pang-anim po ako. Pero sa lahat po ay ako lang ang maaasahan ng mama ko sa amin. Sa mura kong edad ay nasanay po ako sa mga gawaing bahay. Grade 1 pa nga lang po ako Papa Dudut ay nag-aasikaso na ako ng almusal namin. At kapag walang pasok, ay labandera ako sa mga labahan ng mga kuya ko at mga damit nila mama. Triple po ang laki ng damit ng kuya kong si Janelle. Minsan ay pagod na pagod po akong kakalaba. Bububugin pa ako ng kuya ko kasi hindi ko daw naubos labhan ng mga damit niya. Sinasakal niya po ako habang binibitin at iyak lang ako ng iyak sa pagod ko. Hindi na kasi masyadong makagalaw si Mama Papa Dudut. Kaya imbis na maglaro ay mas pinili ko na lamang unahin ang trabaho sa bahay para pagdating ni Papang ay aasikasuhin ko naman ang pagkain niya. Hanggang nag-high school ako Papa Dudut. Yung mga kaibigan ko ay malaya silang gawin yung gawain ng mga teenager Papa Dudut. Kapag walang pasok ay kanya-kanya silang jamming. Ako naman, nagmamadali ako at ayaw ko kasing masayang ang oras. At dapat makauwi ako sa bahay ng mas maaga dahil sa mga sangkatuta kong labahan. Lagi kong iniisip na graduate po ako. 10 pesos ang baon ko. Ginagawa ko ay naglalakad na lamang po ako. Pauwi, malayo-layo din po yung lalakarin ko bago ako makarating sa bahay namin. Sobrang saya ng mamang ko noong graduation day ko sa high school. Pinagtahin niya ako ng toga at yung bestida na bulaklakin. 2009 po akong graduate sa Hill Montilla National High School. Sa 7 magkakapatid Papa Dudut ay ako po ang kauna-unahang nakapagtapos ng high school. Kaya naman walang mapagsidla ng saya si Mamang Epion. Agad naman ako naghanap ng trabaho pagkatapos kong graduate. Pero hindi ako laging tumatagal sa mga trabaho ko. Kasi tumatawag si Mamang at sinasabing umuwi ako kasi hindi daw siya inaalagaan ng mga kapatid ko. Kaya naman umuwi ako kaagad. Pero bumabalik ako ng Maynila. Doon po ako sa Malabon nag-sales lady bilang trabaho. Isang taon din po ako doon. 2011 po yun hanggang sa makilala ko si Jake. Yun ang tawag ko sa kanya. Lagi siyang pumupunta sa pwesto ko at laging may dalang merienda. Naging boyfriend ko po siya hanggang sa umuwi po ako ng Sipalay May 1, 2012.
At October ay umuwi siya sa bahay namin. Opo, Papa Dudut. Umuwi siya sa amin. Nagsama po kami pero bumalik na siya ng Malabon. Nagtrabaho hanggang sa umuwi siya ulit at nabuntis po ako sa anak namin. Yung mama ko naman po ay tuloy-tuloy pa rin po yung sakit niya. Hanggang sa tinawag niya ako noong hapon na yon. Ang sabi niya, kapag namatay ako ay huwag mong hahayaan na maimbalsa mo ako. Marami ng sakit ang tiniis ko habang umiiyak. Umiiyak po ako habang sinasabi sa kanya na huwag mong sabihin yan. Aalagaan kita para mabilis kang gumaling. 6 months na akong buntis noon, Papa Dudut, nang tawagin niya ako ulit at ang sabi niya ay kapag namatay ako, sa iyo ko iiwan yung bahay natin. Huwag na huwag mong papatuloyin yung mga kapatid mong masasama ang ugali. Oo, Papa Dudut, kasi yung mga kuya ko, habang namimilipit sa sakit si Mamang, ay sinasabihan lang na nagdadrama lang daw. Ako lang daw ang nakakaintindi sa sakit ni Mama. Gabi-gabi ko siyang hinihilot kahit buntis ako. Hindi po ako nagreklamo na alagaan yung Mama ko. Mahal na mahal ko sila ni Papang. Ibinuhos ko nga ang buong buhay ko sa pagmamahal sa kanila. Kaya noong sinugod si Mamang sa ospital sa Bacolod, ako lang at si Papang ang kasama ni Mamang sa ICU. At kahit na 6 months na akong buntis, ay hindi ko inalintana yon. Ang pabalik-balik, maasikaso lamang ang mga kailangan ni Mamang. Kahit ganun po na pinapauwi ako ng doktor kasi makakasama daw sa bibi ko yung pagpupuyat, hindi po ako nakinig. Ayoko kasing baka pag umuwi ako sa Sipalay, malamang kung wala na si Mamang, baka ikamamatay ko din. Kaya ayokong umuwi. 16 days po kami sa ospital hanggang sa nakauwi na kami noong October 2013. Pero hinang-hina na si Mamang habang nagluluto po ako ng hapunan. Tinawag ako ng bunso kong kapatid. Pinapakain niya si Mamang nang bigla na lang hinabol ang hininga niya. Kaya naman dali-dali po akong pumunta habang nakasandal si Mamang sa katawan ko. Sinabihan ko ang kapatid ko na tawagin si Papang. Kami lang ni Mamang ang magkasama at 3 beses pa siyang naghabol ng hininga hanggang sa malagutan siya. Sigaw ako ng sigaw, Papa Dudut. Ginigising ko siya. Hanggang sa huling hininga niya, Papa Dudut, ay ako yung gusto niyang makasama. Halos mamatay ako sa kakaiyak at hindi ko naisip na buntis ako. Sa katunayan ay sinampal pa ako ng tiyahing ko kasi baka kung ano raw ang mangyari sa akin sa kakatalon. Kinabukasan ay sinabi ng papa ko na iimbalsa mo si Mamang. Tumutol ako kasi yan ang unang bilin ni Mama na huwag kong hahayaan na ganyanin siya kapag namatay siya. Pero hindi po ako nasunod, Papa Dudut. Humingi ako ng tawad noong inilbing na po siya. Ang hindi ko man lang nakita ay kung paano siya ihatid sa huling handungan kasi bawal po sa akin. Pinagbawalan ako ng aming pamilya. Mahihirapan na raw ako sa panganganak at walang araw po na hindi ako umiiyak. Nakikita na lang daw ako ng papa ko at ng mga kapatid ko na yakap-yakap ang damit ng mama ko. Nangako din siya lagi na lagi niya akong sasamahan kapag nag-prenatal check-up ako. Pero wala na si Mamang. Hanggang sa nanganak na po ako at maselan po. Munti ka na nga po akong mamatay pero nagpakita si Mamang sa akin. Ang sabi niya, kaya mo yan. Kaya naman nakaya ko po at naging maayos po kami ng anak ko. Yung papang ko naman ay natukso sa babae. Nagkaroon siya kaagad ng bagong karelasyon. Pinaghiwalay din niya kami ng tatay ng anak ko. Na sinunod ko naman kasi sila yung nakakaalam kung ano ang makakabuti para sa akin. Nangako si Papang na susuportahan niya kami. Pero hindi na nangyari yon. Nagkaroon siya ng bagong asawa at pinagawan niya yung babae ng bahay. Umalis siya sa bahay namin. Ginawa ko ang lahat, mabuhay ko lamang ang anak ko. Lahat ng pwedeng pagkapirahan ay pinasok ko. Isang araw ay sumambulad sa akin ang balitang patay na raw si Jake, ang ama ng aking anak.
Nakita kong umiiyak ang bunso kong kapatid kasi naaawa daw siya sa anak ko na si Arvin. Umaasa raw kasi siya na magkakabalikan pa kami ni Jake pero hindi na mangyayari yon dahil wala na siya. January 4 ang birthday ng anak namin. Hindi na po ako nagpakatay ng manok kasi nga 2 days pa lang namamatay ang papa niya. Tanggap ko naman yon, Papa Dudut. 2017 naman ay nakilala ko po si Timmy. Taga Calatrava. Nakilala ko siya dahil din sa isa ko pang kamag-anak. 1 year din kami bago kami nagkita. Nasa Cebu siya noon, ako naman ay nagtatrabaho sa GMP Grocery. Preschool na po ang anak ko noon. At unang araw niya sa pagpasok ay tinanghali na ako makapasok sa trabaho. Kasi naghanap sa akin at umiiyak po ang anak ko. Hanggang sa makatanggap ako ng offer mula sa kapatid ko. Tumawag ang ate ko at sinabi niya na magpunta ako sa Paranaque para mag-alaga sa pamangking ko. Ang sabi niya ay sasahuran kita. Tinanggap ko po ang alok ng ate ko at umalis po ako sa grocery na pinagtatrabahuhan ko. Dinala ko po sa Paranaque ang anak ko at dito ko siya pinag-aral ng kinder. Una ay naging maganda ang ugali ng asawa ng ate ko. Pero habang tumatagal ay lumabas din ang masamang ugali niya. Sinasaktan po niya ang anak ko. Nalaman ko din, Papa Dudut, mula sa mga kapatid ko sa probinsya na gustong ibenta ng ate ko dito at ng papa ko ang bahay na iniwan ng mama ko para sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay wala po akong nagawa. Naibenta po sa tsuhin ko ang bahay namin. Umuwi po ang ate ko doon sa Sipalay at ako naman po ang naiwan dito sa bahay niya sa Paranaque. Habang inaasikaso yung pagbibenta ng bahay ay sobrang na-depress ako, Papa Dudut. Kasi hindi ko man lang napaglaban ang bili ng mama ko. Samantala ang boyfriend ko namang si Timmy ay nagpatuloy pa rin sa kanyang pagsiselos. Pinagbibintangan niya ako na nakipagbalikan daw ako sa ex-boyfriend ko. Samantalang 3 days pa lang nang kinumusta ako ng ex ko at walang pagbabalikang nangyari. Hindi ko magagawang lokohin si Timmy dahil mahal na mahal ko po siya, Papa Dudut. Kung hindi ako nakunan, may anak na kami dapat ni Timmy. Pero hindi siya naniwala sa mga paliwanag ko. Ang ginawa niya ay blinak niya ako kagad sa mga social media. Kaya naman tinext ko siya doon sa number niya. Doon ko po inexplain pero hindi na po siya nagreply sa akin. Gumuho ang mundo ko, Papa Dudut. Para na akong pinagtakloban ng langit at lupa. Sobrang sakit na yung taong inaasahan mo, naiintindi sa situation mo, ay tatalikuran din ako. Araw-gabi akong umiiyak at hindi ko na lamang namalaya na dumudugo na pala ang pulso ko sa kaliwang kamay ko. Tinangka kong magpakamatay, Papa Dudut. Hiniwa ko ng blade ang pulso ko. Nahimasmasan lang ako, Papa Dudut, nang narinig ko ang anak ko na tinatawag ang pangalan ko. Nangako ako sa kanya na aalagaan ko siya ng totoo. Wala ka ng papa. Pati ba naman ako ay mawawala? Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay umuwi po ako ng probinsya. Wala na kaming uuwi ang bahay doon, kaya ang ginawa ko ay dumiretso po ako sa inuupahang bahay ng bunso kong kapatid. Sobrang sakit po. Every time na hindi ko po kaya ay pupunta ako sa libingan ng mama ko. At doon ko sinasabi yung masakit na pangyayari sa amin. Nag-decide na po akong mag-abroad, Papa Dudut. Umalis po ako sa amin noong January 21. Bumalik ako dito sa Maynila pero sa Pasay naman po ako. Kasi doon yung accommodation namin. Nakausap ko din ang employer ko kaso nga ay nagkataong pandemic. Kaya na-cancel lahat yung mga mag-a-abroad. Si Timmy naman po ay nakipagbalikan sa akin at tinanggap ko naman yon. Ngayon po ay naging maayos kami. At noong sana ay magkikita na kami, Papa Dudut, nagkataon namang pandemic. Sinabi ko na lang sa sarili ko na kung para siya sa akin ay gagawa ang tadhana ng paraan para magkita kami at magkatuluyan. Sa ngayon po ay hinihintay ko na lamang po ang pagkakataon na makapag-abroad. Pero bago po yun ay umuwi muna ako ng Sipalay at magbabalik na lang ako sa accommodation ko kapag pwede nang i-process ang pag-a-abroad ko. Today, I will sacrifice. Tomorrow, there's paradise.
Maraming maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko, Papa Dudut, and God bless po sa programa ninyo. Nagpapasalamat, Miss Aris. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.